have been promoting the city as a disciplined city. We are promoting also the Calap Fest. The people are disciplined, the people are very warm and friendly. Ito yung industry, agricultural at saka sa coastal. We have a nice coastline talaga. Calapan was declared by President Gloria Macapagal-Arroyo last year as the regional center of Mimaropa. So may mandate of all regional agencies so from here Manila to transfer, magkaroon ng full transfer to Calapan. We are encouraging siguro yung mga investors to come into our city. High time for us to be maging hub then in terms of technological also and sa iba pang industry. Calapan, dahil naniniwala ko, disiplina ang kailangan at susi sa kaunlaran. At iyon ang bunga nito'y pagmahal ko ang Calapan, disiplinado ako, aasenso ang pamilya ko, aasenso ang bayan ko. Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-22 sa buwan ng Disyembre taong 2015. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, buong lalawigan, may kuryente na bago magpasko ayon sa Ormeco. Bayan ng Nauhan, patuloy na bumabangon matapos ang bagyong Nona. Mga maninda ng paputok sa lungsod, nagsimula ng pumuesto sa Barangay Masipit. At sa detalye ng ating mga balita, kaugnay ng mga sunod-sunod na pamamahagi ng tulong o relief operations ng City Government of Calapan sa mga nasalanta ng bagyong si Nona noong nakaraang December 15, 2015.
isang barangay Lazareto sa tinuon ng mga kawaniin ng Calapan City Government sa pangunguna ni Mayor Arnan C. Panaligan upang mabiyayaan ng tulong. Ilang kilong bigas, delata, noodles at kape ang laman ng naturang relief packs na ipinamahagi sa humigit kumulang 1,077 pamilya ng naturang barangay. Ayon sa alkalde, sadyang nagpadagdag pa sila ng mga packs upang lahat ay mabiyayaan ng tulong. Bago pa man dumating ang grupo, inorganisa na ng mga BHWs ang pamamahagi ng mga relief sa pamamagitan ng pamimigay ng stub sa bawat household upang lahat ay makatanggap at maiwasan ang pagkadoble ng matatanggap ng ilang residente. Samantala, ikatlong linggo ng buwang kasalukuyan, nagsimula ng pumuesto ang mga maninindan ng paputok sa Barangay Masipit, Lungsod ng Calapan. Gaya ng mga nakaraang taon, ito lamang ang designated area para sa mga magtitinda ng paputok sa lungsod. May no smoking signs, fire extinguisher at mga drum ng tubig ang bawat tindahan bilang pagtitiyak ng kaligtasan mula sa sunog. Samantala, mabibili ang Roman candle, Lucius Labintador at maliit na Judas belt mula 150 pesos. Ang mga fountain naman ay nagkakalaga ng 50 hanggang 180 pesos. Kaugnay naman ng malawakang kampanya ng Bureau of Fire Protection na Oplan Paalala 2015, Iwas Sunog, Iwas Paputok sa Pasko at Bagong Taon. Sisimula naman ng BFP ang pag-iinspeksyon sa mga tindahan ng paputok simula Disyembre 26 hanggang 30. Mag-iikot ang fire truck ng ahensya kasabay ang public address isang beses mula alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At sa Disyembre at 31 hanggang January 1 ay tatlong beses naman lilibot ang kanilang sasakyan para magbigay ng paalala sa publiko na isaalang-alang ang kaligtasan sa pagsalubong ngayong bagong taon. Puntirian ng grupo na matiyak na ang pagtitinda ng mga paputok ay alinsunod sa Republic Act No. 7183 o an act regulating the sale, manufacture, distribution and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Ang mga mapapatunayang lumabag dito ay pagmumultahin ng 20,000 pesos hanggang 30,000 pesos. Sinuportahan din ng BFP ang panawagan ng Department of Health na iwasan ang paggamit ng paputok sa selebrasyon ng Pasko at bagong taon dahil hindi lamang ito mapanganib sa mamamayan, kundi may negatibong epekto rin sa kalikasan. Magbabalik po ang TVNet News Live. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family. For the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. Wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. Thank you.
The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Isang linggo na mula ng manalasa sa lalawigan ng Oriental Mindoro si Bagyong Nona at bakas pa rin sa maraming lugar ang hagupit na dala nito sa probinsya. Ang bayan ng Nauhan ang isa sa mga lugar na matindi ang pinsalang tinamo mula sa nasabing kalamidad. Maliban sa kabi-kabilang tumbang poste at kable ng komunikasyon at kuryente, maraming mga bahay, gusali at iba pang establishmento ang nasira. Nagkalat ang putik sa maraming lugar bunsod ng pagbaha at patuloy na pagkukumpuni ng mga residente ng kanilang mga kabahayang sinalanta ni Nona. Ayon kay Mayor Mark Marcos, hindi nila inaasahan na darating ng maaga ang bagyo at ganoon pakalakas. Hinati natin itong bayan ng Nauhan into for incident command post. Nilagyan natin ng apat na dinispatch noong araw na yon. Kaya lang talagang yung iba hindi kagad karating dahil mukhang napaaga yung dating ni Typhoon Nona. At yung sinasabi nila na parang pababa na yung strength niya, mukhang hindi. Kasi yung 140, I think it's not 140 but 170 siguro yun. Bagamat apektado ang mga palayan, ayon naman kay Municipal Administrator Angel Navarro, mas malaki ang pinsalang tinamo ng kanilang fruit-bearing trees kumpara sa mga palay dahil katatapos lamang ng anihan. Subalit hindi naman nakaligtas sa pagkabasa ang mga palay na naka-imbak sa mga nasira at binahang gilingan. Ang mostly affected ay mga fruit-bearing trees. Kasi well and good, Mel, at bago pa lang, katatapos lang ng anihan ang bayan ng Nauhan. Pero ang masakit dito, yung mga nasirang gilingan na nakastak ang mga palay. So ito yung medyo mabigat-bigat na pangyayari. Kasalukuyan namang nagtatanim pa lang ang bayan ng Nauhan. So may kalugihan man dyan sa sektor ng pagpapalay, medyo mababa. Considering na mabago pa nga lang nag-aani. Pero ang mga fruit bearing, mga lansonis na yan, talagang totally damage talaga. Sa kasalukuyan, dahil na rin sa pagganda ng panahon, wala nang evacuees sa alinmang evacuation center sa bayan ng Nauhan at nakatutok muna nila ang pamalang bayan sa relief operations at pagbisita sa mga barangay. Hiniling din nila sa Ormeco na madaliin ang pagtatayo ng mga poste upang mas mabigyan ng pag-asa ang mga mamamayan. Malaking bawas kung ang mga mamamayan natin ay makakapagtrabaho at maibabalik yung normal nilang ginagawa. Yun ang kagustuhan natin. Kaya nga sabi ko nga po dun sa Ormeco at sa ating pamahalang panlalawigan, sana tulungan kami na maitayo yung mga poste kagad. Kasi sabi ko kasi, ang tao kasi by nature, pag nakita nila na nakatayo na yung poste, pag-asa yung nasisilip nila dyan eh. Why? Kasi pag nakita nila nakatayo yung poste, isipin nila, ay, siguro kuryente na ang susunod dyan. At muli ay mapapanood namin si Mayor Marcos sa probinsya. Dagdag pa dito, inunaan niyang ipalinis ang liwasang bayan upang maibalik ang gabi-gabing palabas dito at maging masaya at maingay muli ang kanilang bayan. Immediately, kasabi ko, linisin natin itong poblasyon kung saan nandun ang ating pamahalang bayan. Sabi nila, bakit? Kasi, alam ko, isang araw magdadatingan na ang mga tao mula sa 70 barangay at kailangan natin ipakita sa kanila na ang pamahalaan ay kumikilos. So, since ang pamahalaang bayan ay nandito sa poblasyon, ipakita natin ng magiging maayos itong poblasyon. Ano? Pipilitin ko na magkaroon muli ng normal na palabas dito sa plaza. Kasi ordinaryo na sa amin yung gabi-gabi may palabas kami. Ano? Sabi ko, kailangan at least normal ang sitwasyon. And nung malinis namin, nakapagpasimula kami ng pagpapalabas ulit. Nakakapagtinda sila. Bakit natin ginagawa ito? Gusto natin na magbigay ng positibong mindset sa buhay ng mga tao. Kasi ngayon, nakakapagtinda sila. So, hindi na sila aasa sa pamahalaang bayan. Hindi na aasa sila sa pamahalaan.
no nothing to take away our courage and our spirit to go on with our lives. Because I believe that there is still a better Nauhan for all of us. And let us start rebuilding our great town again. Sa kaugnay na balita, tuloy-tuloy ang repacking ng relief goods na ipinamamahagi ng pamahalang bayan sa mga Nauhenyong naapektuhan ng pananalanta ng Bagyong Nona. Naging sentro ng relief operations ang Bahay Tuklasan kung saan tulong-tulong ang mga volunteers, kawani at ilang opisyales ng municipal government. Ayon kina Municipal Mayor Mark Marcos at Municipal Administrator Angel Navarro, nasa mahigit 11,500 packs ng relief goods ang kanila nang naipamigay sa iba't ibang barangay mula nang magsimula ang relief operations. Nakalulungkot ani lang sinapit ng Nauhan nang dahil kay Nona, ngunit dapat silang maging matatag at matutong bumangon mula sa sinapit na kalamidad. Nagpapakagat ng mga goods for relief operations. Although hindi kagad nagbigayan sa 70 barangays, pero yung malalapit na barangay, nabigyan kagad ng ayuda. Ang huli dyan is rehabilitation. Una-muna ay pagkain talaga eh, at saka mga damit. No? Pangalawa, assessment ng damages. Sa latest na report ay we have about 12,307 partially damaged houses and 7,721 totally damaged houses. No? And as far as affected families are concerned, 19,885 families yung affected. Ano? At yung tungkol dun sa relief pack distribution natin, we have about 11,501 relief food packs distributed. Ito kasama na ito lahat ng mga partners na tumutulong dito sa pamahalang bayan ng Nauhan para mabigyan ng kahit paano ay kaunting pagkain yung ating mga mamamayan. Problema rin ngayon ng pamahalang bayan ang pagtungon sa pangangailangan ng mga residenteng nasira ang mga kabahayan dahil kulang na kulang anila ang pondo ng Nauhan para dito. Sa ngayon, sumasailalim sa validation ng mga naunang ulat na natanggap nila mula sa mga barangay upang makita kung sino-sino ang dapat mabigyan ng prioridad pagdating sa ayuda ng pabahay. As of today, lahat ng initial report ng mga barangay officials ay binavalidate na ng personnel ng munisipyo. Alam ko naman na lahat ng assistance and interventions coming from the national agency ay ang pinag-uumpisahan ay validated reports. Itong resources ang pag-uusapan ay talagang kulang na kulang. Sa aking 50, kung ipra-prioritize ang mahihirap, yung 24,000 na household meron, ay ano yun eh, ang poverty incidence ng Nauhan is more than 50%. So, kung 50% ng 24,000 is around 12,000. Ilagay na lang natin sa 80% total damages. Ay di nasa mga 9,600 dyan. Bigyan mo yan ng 3,000 assistance, sa shelter assistance. Ay nasa mga, more or less, nasa mga around 30 million. Yun ang hahanapan natin ng ano. Although may pondo ang munisipyo para sa ganitong pangyayari, alam naman natin hindi sapat yan. So, ganun pa rin ang pananawagan namin sa ibang ahensya ng gobyerno na i-augment yung kakulangan sa resources ng bayan ng Nauhan. Nanawagan naman si Mayor Marcos sa mga bukas palad at may kakayahang tumulong na magbahagi ng anumang makakayanan para sa kanilang mga kababayan. Sa ngayon, ay marami ang dumidepende sa kung ano may tutulong sa kanila. Siyempre po, ang pangangailangan na nakikita ko dito bilang ama ng bayan ng Nauhan ay yung pangunahing pangangailangan, pagkain, pananamit at tirahan. Ano. And obviously, the government has limited resources para dito. So ako po ay nananawagan siyempre sa ating pong mga kaibigan, mga kababayan na may ginitong puso na tayo po ay magbahagi sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Nauhan. Ang anumang pong tulong na inyong may bibigay ay pasasalamatan at kikilalin ng aming mamamayan. Antabayanan ang iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala.
10 oras ng gabi, habang tulog ang mga anak mo, may kaguluhan sa kapaligiran. Tanamak ang bentahan ng droga. Nakawan, apektado ang kaayusan. Hindi magandang makapangyayari sa kanapan, sa gabal, sa kaularan. Hindi nila masolusyonan. Mayroon kang matatawagan, may tunay na kalinga, handang magsakripisyo at manguna sa panahon ng kagipitan, maging liwanag sa dilim ng kapanahunan. 10 oras ng gabi, habang tulog ang mga anak mo, upang mapayapa ka, sino ang sasagot sa tawag mo? Ako po si R.L. Yachon, handang sumagot sa tawag mo. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Yensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sisikapin ng Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated o ORMECO na mabigyan ng kuryente ang buong lalawigan bago sumapit ang araw ng Pasko. Ito ang siyang naging pahayag ni General Manager Pat Panagsagan sa pinatawag nitong press conference ika-22 ng Disyembre taong kasalukuyan. Subalit paliwanag ni GM Panagsagan, tanging ang mga munisipyo at poblasyon lamang ang kanilang ipinapangakong mabibigyan at hindi muna ang mga laterals o yung mga kabahayan sa mga barangay at sitios. Sa kasalukuyan anya ay tumatakbo ang supply ng kuryente sa pamamagitan ng isolated operation o hiwa-hiwalay na operasyon sa mga magkakatabing bayan. Malaki anyang pinsala ng 69 kV transmission line ng Napocor na posibleng abutin pa ng 2 buwan bago ito muling makapagbigay ng serbisyo. Yung ating kuryente, tumatakbo sa transmission line. Kasi yung ating pong main substation sa Calapan, tumakbo siya papuntang Puerto Valera. At tumakbo rin siya papuntang Bansundan ng Roas. Sa ngayon, itong transmission line natin, yung SNPC, ito hanggang Socorro daw ay 200 poles. Tapos Socorro to Bansundan sa basta kulang ko ito, kaya nandiyan lang ito yung sabi ng Napocor. So wala tayong paraan para ma-energize natin ng tama ang ating power. So walang interconnection, walang substation ng kagana. So ang aming ginawa, yung ating mga kalapan, alam naman natin yung video of me, power, Aumin Power, Aumin at saka yung JPI. Ang kalapan, ang Puerto Valera walang problema kasi buo ang transmission rin ito. Ginawa namin ito, tagtumpos nilang ang damage, so na-restore natin ang power sa Puerto Valera by 69. Pero itong south, malabo. Ang balita ko, makakontrata lang yata ng JPI ay nasira. So ang ating nga gawin, yung power ang dala dito sa plant sa kalapan, pwede natin paabutin yan ng Victoria. Sa tusayin na lang, sa Victoria, low voltage na yan, tsaka sa Lawan. So yun lang ang paraan natin para mapailaw natin itong lugar na ito. Yung Socorro, Pinamalayan, Gloria, meron tayong planta sa Global. Direkta itong nakapalagta sa amin distribution, so pwede itong supplyan ng Global. Sa ngayon, itong Global, sabi ko nga kanina, inaayos pa nila yung kanilang makina. At masabi na may hapon daw papatakbo. So magkakaroon ng power ng Gloria, Pinamalayan, Socorro, Cola, Bayan, Global. Ito namang sa turo natin, ito hindi tinama ng bagyo. Wala lang ako, Basale, Rawas, Mungabong. Noong gabi ng pagkabagyo, napailawan ka natin ito by MGC. Meron tayo ng Mindoro Grid Corporation.
nasa Bungawang at nasa Bansud. Yung nasa Bansud, interconnect namin ito, tayos na rin yung linya, ito na lang ang problema, yung transportation dito. So, napapailangan natin lahat ng municipalities by isolated operation. Hindi na katulad doon dati na nakasynchronize natin isang grid. So, bali ito, may sarili siyang grid, may sarili siyang operation, ang global may sarili ding operation, at ang kalaban may sarili ding operation hanggang Victoria. Kaya lang hindi masyadong maganda ang epekto nito sa amin, unang-una system loss. Kasi ang kailangan namin transmission line para sa transformer, step down niya. Wala kami magagawa, hindi lang ang paraan namin para mapailaman lahat ng municipality. Kung hindi namin gagawin yun, walang power ang tatakbo ng ibang yung panlugar. So, siguro magkakaroon kami, magkakaroon lang kami sa system loss, kung makimang. Hanggat hindi na naiayos ng nakukurot yung kanilang linya. Samantala, sa update report ni Engineer Humphrey Dolor, chairman ng Ormeco Crisis Management Team, nasa 135 out of 426 barangays na ang kanilang napapailawan o 31.69%. Umakyat na sa 290,622,177.12 ang partial estimated cost of damage kabilang na ang pinsala sa distribution lines, substations at mga hydro facilities kung saan ay totally damaged ang dulangan mini hydro na nasa Barangay Paitan sa Bayan ng Nauhan. Patuloy naman anila ang mahigit 150 tauhan ng Ormeco kasama ang ilang team mula sa Meralco at ilan pa ang task force sa mga Karatig Electric Cooperatives sa massive clearing at rehabilitation operation sa buong lalawigan. Pahayag ng Ormeco sa publiko, base na rin sa mandato sa kanila ng National Disaster Risk Reduction and Management Office at ng Binong Crisis Management Team, prioridad na mabigyan ng supply ng kuryente ang mga munisipyo o LGUs upang hindi maantala ang serbisyo ng gobyerno. Sumunod ang mga paggamutan at ilan pang service-oriented establishments. Inaasahan nilang maibabalik ng normal ang supply ng kuryente sa buong lalawigan kabilang na ang mga nasa liblib na mga barangay sa looban ng isang buwan. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Services offered: preventive maintenance, overhauling, body repair, wheel alignment, wheel balancing, aircon cleaning, painting, car wash, electrical repair, general job repair. Be a 5 years warranty or 160,000 kilometers. Whichever comes first. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10. Either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental Mindoro, or you may call 043-288-4240.
Matapos ang pananalasa ng bagyong Nona, dama pa rin ang laki ng pinsala nito sa lalawigan kabilang na ang operasyon ng Land Transportation Office Calapan Branch na hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling offline. Isang linggo na ang nakalipas at posible pang matagalan bago maayos ang kanilang connection server. Pinakamabilis na posibleng mag-online ang system ng LTO ayon sa huling pagpupulong ng mga opisyalis nito makalipas pa ang 2 linggo. Ito ang nanlulumong pahayag ni Merwin Kitain, LTOOIC Chief sa Lalawigan, na humingi ng paumanhin sa mga nakatakda sanang mag-renew ng kanilang lisensya at magparehistro ng kanilang sasakyan. Isang problema anya itong wala na sa kontrol ng kanilang tanggapan na maaari lamang anyang gawin ay maghintay sa panunumbalik ng kanilang connection server. Yung typo Nona is malaking mag-i-epekto sa aming takbo ng opisina ngayon. Kung since December 15, nung dumating yung typo Nona, up to now, offline po kami. Ang nais ko lang pong ipaliwanag, ang sanhi po ng pagka-offline namin ay yung pagkasira po ng mga poste. It will take, yung the fastest is 2 weeks bago mayari yon. So, sa aming parte, humihingi po kami ng paumanhin. Kung nangyari po ito, alam naman natin wala namang may kagustuhan nito. Kaya nga lang po ay adyan na po yung sitwasyon na nasira nga po yung mga poste. Kaya sinasamantala ko po, humihingi po ako ng pangunawa na sana po ay maunawaan nyo na ang sitwasyon namin ngayon ay ito nga po, patuloy po kaming offline. Kaya nga po ako humingi ng paumanhin, yung darating po dito, hindi po namin makikater, hindi po namin magagawa. Although nandito lahat ng mga empleyado ko, handang magservisyo, pero sabi nga nung director namin, beyond control mo na yan, pagdating di yan. Dagdag pa ni Kitain, inaasahan nila na maunang makapagbukas ang LTO Pinamalayan kumpara sa Calapan. Ito ay dahil hindi naman kasama sa list line ang kanilang linya at nakakonek ito sa main office sa pamamagitan ng VSAT. Sakali naman anyang mabilis na maaayos ang server ng Pinamalayan, pinapayo anya sa mga motorista na dito na magsadya para sa kanilang transaksyon dahil ang 2 linggong pagsasaayos ng kanilang server ay wala pa rin anyang katiyakan. Sa kasalukuyan ayon pa rin sa nabanggit na opisyal, tanging ang penalty sa mga new registrations ang kanilang maaaring i-waive. Para naman sa License Renewal Pro at Non-Pro, bagamat mahirap anyang baguhin ang program nito, sinisika pa rin ng Stradcom na magawa nito ng paraan lalo na't sumabay ito sa panahon ng gastusan ngayong Disyembre. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube, type lamang po ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 04-3288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joan Perez Alberto na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.